Hi guys, yan, na-partition ko na yung buhok ko. Kung nakikita nyo, dalawa lang yan. Hindi katulad sa parlor or yung iba na gumagawa na apat na hati. Ako kasi every time na nagkukulay talaga ako ng buhok, even before nung college ako, ganyan lang. Kasi nga ako lang yung gumagawa, hindi ako nagpapatulong sa iba. So yan, kuha lang kayo ng maliit na part muna ng buhok nyo. And then, kapag pala nagkukulay kayo and nagbi-bleach, unahin nyo muna yung baba, no? Pero kung yung roots naman is dark, lagyan nyo na ng konti lang. And then, yan, ganyan lang siya. Kasi yung akin ko nakikita nyo, may dark na siya dun sa may unahan niya. Kasi nga kinulayan ko yan. Ayan, ganyan siya. Ganyan lang guys, hagod-hagod lang. And by the way, kapag pala nagbi-bleach kayo, lalo na kung ang gamit nyo is yung powder ng D&R, yung blue powder nila, parang meron siyang ano, alam niyo yung parang sand-like na feeling, yung parang may buhangin, ganun. Yun, kaya kung makikita nyo dyan, parang dry yung ano, hindi katulad pag nagkukulay kayo, di ba? Ang gulo ko, andan ko ano. Pag nagkukulay kayo, di ba, parang napaka-smooth lang ng ano, ng paglalagay. Ayan, parang pag sinusuklay ko, sumasabit, ganun. At saka yun, hindi siya ganun kabasa. So, yun yung consistency ng ating formula dyan sa bleach. I don't know, siguro dahil konti lang yung bleaching keme ko or whatsoever. Pero yan talaga siya. Ganyan. And siya nga pala guys, kapag mabibleach kayo, kung may mapapausapan kayo na tumulong sa inyo, go push lang. Kasi, ayan, sa panahon na yan, talagang ako hindi talaga ako kumukuha nga ng gagawa. Kasi kaya ko naman. I'm a strong, independent woman. Charot. Ayan siya. And nakakangalay. Nakakangalay mag-bleach. Alam niyo yun. Nakita niyo naman siguro. Kung mapapansin niyo yung kulay ng buhok ko, hindi pantay-pantay. Dahil nag-bleach na ako niyan a week ago. Tapos, dahil nga nagtatrabaho ako at sa trabaho ko, hindi pwede yung sobrang makulay yung buhok, matigas lang yung ulo ko. Ayan, kinulayan ko siya ng dark brown. Kinulayan ko ang aking hair lalo ng dark brown. Ayan siya. Pero, ang daming natuwa sa kulay niyan eh. Kasi maganda daw. Kaso, I changed my mind. And kailangan ko na siya ibalik sa pagka-blondina. Masakit talaga girl, sumasabit siya, di ba? Sabi ko nga parang sand-like yung formula natin. Ayan, siya kaya pag in-apply mo siya sa buhok, at saka susuklayin mo na siya pagkatapos, sabit-sabit talaga siya girl lash. Hindi ko alam kung dahil sa damage lang yung buhok ko or whatsoever. So yan, ganyan lang mag-bleach. Ganyan lang siya. And siya nga pala, baka malimutan kong sabihin, huwag niyo po masyadong idikit yung tawag dito, yung bleach doon sa anit ninyo, lalo na kung meron kayong sensitive skin or nakaranas na kayo ng sensitivity before noong nagkulay kayo. Dahil ang bleach po ay may pagka-update po siya sa anit. So, every time na may mga natitira akong bleach pa, lalo na kung tapos ko naman ang lagyan, ayan, nilalagay ko siya dun sa mga part na may mga dark talaga or yung darker parts ng buhok ko, lalo na sa tuktok. Ayan siya. Ewan ko. Basta ganun. So, yan guys. Nood lang muna kayo dyan. So, yan guys. Sabi ko, kung mapapansin nyo, yan, sabit-sabit yung buhok ko. Sakit kaya? Tapos, medyo may paglagas-lagas na rin dahil nga, nag-bleach ako a week ago, tapos nag-bleach na naman ako. Ang saya-saya. So, guys, kung kayo ay kabi-bleach nyo lang, antay muna kayo ng 1 month to 2 months bago nyo i-bleach ulit yung buhok ninyo, lalo na kung ang buhok ninyo ay ubod ng nipis. Yung buhok ko kasi is malaalambre. Totoo, kasi every time na nagpapariband ako, lalo na last na riband ko ata, share ko lang. Alam nyo ba, yung rebonding solution, minabad yung buhok ko dun for 3 hours, pero hindi pa rin siya elastic girl.
niloloko na nga ako nung parlorista, ano daw ba yung Boko Alambre. Kasi yung mga normal hair, 1 hour lang binababad yung hair lalo nila para mag, kumbaga maging elastic siya para madaling i-rebound. Yung akin girl, 3 hours na wala pa talaga kung ano nung aparato yung nilagay sa ulo ko, pinainitan na. Yung umiikot na mainit, ganun. Ganun na yung Boko, wala pa rin. So, yan. At saka ako, sanay naman ako maggawa-gawa ng ganyan, yung kung ano na inaanok sa Boko. Pero pag naramdaman ko naman na talagang, alam nyo yun, yung parang damaged na siya, like, ngayon nga, na-damage yung Boko dyan, kaya inaalagaan ko siya ngayon. Soon, mag-upload din ako ng mga parang tips kung paano nyo alagaan yung buhok nyo, lalo na kung tinitreat nyo siya ng bleach, ng colorant, ganun. So, yeah. So guys, kapag patapos na kayo, kuha lang kayo na pwede nyong isaklob sa ulo ninyo. Pwede na siguro yung plastic bags, kasi dati ganun lang ako, mahirap lang tayo. Charot. So yan, kuha kayo ng ano, ng hair cup. Ganyan siya. Para syempre, hindi naman naiirita yung balat nyo sa leeg nyo, sa mukha nyo, kasi syempre, mamaya, mapunta yung ano, sa mata nyo, hapdi kaya yan, girl. And linisin nyo syempre yung kalat nyo na. Ayan. Hantay tayo ng 30 to 45 minutes para mag-effect na yung color and then banlaw na after. Bye!
So guys, ayan na, tapos na ako magbanlaw ng buhok. Advice ko lang na kapag magbabanlaw kayo ng buhok, make sure na gagamit kayo ng sandamukal na conditioner para hindi sabit-sabit ang inyong hair, lalo kapag sinuklay. And mas maganda kung ang gagamitin ninyong suklay is yung typical na hair brush natin, yung hindi bilog ha. Kasi yung bilog, may tendency na iikot-ikot din yung hair, lalo na tapos maglalagas yan. Girl, tsaka mahirap gamitin yan. Pero kung sanay naman kayo dyan, go push lang. Ayan. Kung mapapansin nyo nga, hindi pantay yung ating bleach. Dahil nga, diba, kung makikita nyo kanina, may mga part ng buhok ko na dark talaga. Dahil nga, kinulayan ko yun ng dark brown. Pero, hayaan nyo na kasi kukulayan pa naman natin yan ng hair colorant. So, after bleaching my hair, kung mapapansin nyo, naging kulay ng buhok ko is parang red, orange, kalawang, kung anong tawag dyan. After nyong magsuklay ng inyong buhok, make sure na patuyuin nyo siya bago kayo mag-apply ng hair colorant na gusto ninyo. So, bye!